Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pag-aralan ang internet sa pangangalap ng impormasyon, meron muna tayo ditong alamin. So, sagutan mo. Okay, may pag-uusap ng dalawang bata. Good morning, Gina. Mayroon akong problema tungkol sa aming takdang aralin. Kailangan ko kasing alamin ang iba't ibang bahagi ng halaman at kung ano ang nagagawa nito. Paano ako makakahanap ng mga impormasyon tungkol dito? Maari mo ba akong tulungan? Ano ba ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala, Jack. May solusyon sa problema mo. Hanapin natin sa pamamagitan ng internet. Sagutin ang mga tanong. Sino ang dalawang mag-aaral na nag-uusap? Number 2. Ano ang kanilang pinag-uusapan? 3. At tungkol saan ang takdang aralin ni Jack? Number 4. Anong problema niya tungkol sa kanyang takdang aralin? 5. Ano ang minungkahin ni Gina sa kanya? At pang-anim, ano-ano ang iba't ibang search engine na pwedeng gamitin sa pangangalap ng impormasyon? So si Gina ay may binanggit na gagamit ng search engine. Ito yung paraan upang mahanap nila yung impormasyon na hinahanap ni Jack. Gamit ang search engine sa internet. Upang masagot ang ika-anim na katanungan, gawin ang pagsubok na inihanda o makikita sa gawain B. So meron tayo dito mga ginupit na larawan na makikita sa ibaba. Gagawin natin sa B ay buuin ito. Ano ang mga search engine na nabuo? Alam nyo ba kung kailan at saan ito dapat gamitin? Tuklasin at kilalanin itong mabuti sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga sumusunod na datos bilang paglalarawan sa katangian nito. Meron tayong tatlo nakikita dyan. Okay. So, una, talakayin natin ang katangian ng mga sumusunod na search engine. Maaring gumamit ng ibang graphic organizer sa pagpakita ng mga sumusunod na detalye o datos. Una, na search engine ay tinatawag nating Bing. Ano ba ito? Bing. Ang search engine na ito ay bunga ng kolaborasyon ng Microsoft at Yahoo. Ang mga resultang inilabas nito ay nakabatay sa kalidad ng artikulo o website. Ang paghahanap ay nakabatay sa titulo o artikulo. Okay. Nakapagpahanap din ito ng mga musika at iba pa. Ito naman ang karaniwan natin ginagamit, gumagamitin ng Google. Ito ay tinuturing na pinakakilalang search engine. May kakayahan ito na magsagawa ng advanced search. Tinatype mo pa lang, lalabas na yung mga salita na pwede mong hanapin. Ito ay may special na feature para sa paghahanap ng mga pang-akademiko at mas siyentifikong akda gamit ang Google Scholars. Naglalabas ito ng resultang nakabatay sa pinakapopular at pinakamadalas dalawin na websites. Ito ay maaring magsalin wika na mga pahina batay sa automatikong wika na itinakda sa setting. Pwede mong pagpalitin ang kanyang mga wika. May kakayahan din itong maghanap ng mga video dahil isa rin ang kanilang produkto ang YouTube. Okay. Yahoo. Ang Yahoo Search ay kilalang dating Yellow Page Directory. Mas kilala ito bilang isang email provider site. Ang mga resultang inilabas nito ay ayon sa relevance o kahalagahan ng naisanapin. Wala itong kakayang magsalin wika ng mga pahina. Isa sa mga tampok na puna dito ay ang hindi organisadong ayos nito at ang mga pop-up ads na lumalabas gamit ang search engine na ito. Magamit sa salita bilang keywords sa paghahanap ay makikita sa titulo ng artikulo. Ito ay may kakayang maghanap ng mga lokal na resulta. Okay, so kung pagpangkatin kayo ng guro sa apat, mayroong ibibigay ang guro sa inyo na pumili ng isang search engine na gustong gamitin sa paghanap ng impormasyon tungkol sa sumusunod na paksa. So sa unang pangkat, ang paksa ay tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawang pangkat ay tungkol kay Pangulong Benigno Aquino at iba pa. So tandaan natin, bawat website ay may layunin. Maaari itong magbigay ng mga impormasyong makatulong
sa iyong pagkatuto, maging daan sa mas mabilis na komunikasyon. Bagaman may iba-ibang feature ang mga search engine, may bago tayong search engine, yung Microsoft Edge. So, yun ang pinaka-updated ngayon. Makakatulong ang mga ito, ng search engine, pang mahanap natin yung informasyon ating hinahanap. So, may sasagutan tayo. Piliin sa loob ng kahon ang inilarawan ng bawat pangungusap. Isulat ang titik na tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Pumili lamang, letter A, Yahoo, B, Google, C, Bing. So, ito ay kilalang dating Yellow Page Directory. Anong search engine ito? Ito ba Yahoo, Google, or Bing? Two, ito ay tinuturing na pinakakilalang search engine na karaniwang ginagamit natin ngayon. Number three, naglalabas ito ng resultang nakabatay sa pinakapopular at pinakamadalas na dalawin na websites. Four, search engine ito na bunga ng kolaborasyon ng Microsoft at Yahoo. Alin sa tatlo? Okay, number five, yun lamang. So, yung ating assignment, pagyamanin natin, magsagawa ng isang panayam sa isang professional tulad ng guro o tagapagsiyasat. Gamit ang internet. Gamitin ang katanungan upang magawa ng maayos ang panayam. Ano ang madalas mong gamiting search engine? Number two, ano ang halimbawa ng paksa na iyong karaniwang hinahanap? Number three, naging angkop ba ang napili mong search engine sa pangangalap ng impormasyon? At anong magandang naidudulot sa paggamit ng angkop na search engine? Sa panahon natin ngayon ay napakaraming bagong search engine. Meron din tayong Firefox at Microsoft Edge na updated ngayon. So yun lang at maraming salamat sa inyong pakikinig.